Okay na po si Dundun po, mga kalingap. Yung kanyang isip, unti-unti nang na-restore. Ano yung ating pwedeng maitulong sa kanyang pamilya? Kasi ang sabi sa atin, ito pala ang pamilya ni Dundun, mahirap din po ang kanilang buhay. Paalala po, babala sa mga nasa probinsya, huwag magtiwala sa tao. Ayun! What's up guys? Muli, welcome to my YouTube channel. Ito si Kuya July, ang inyong katugang na muli na namang bumabati muna sa inyo ng magandang-magandang araw sa ang lugar man kayo naroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Pag-uusapan natin yung update ni Dondon, yung taong grasa na inaalagaan ni Kuya Bal Santos Matubang sa ngayon. Dahil kanina, sa live stream ni Kuya Bal Santos Matubang, binanggit niya na parang ihahatid na lang nila doon sa Negros at gustong tulungan yung kanyang pamilya dahil mukhang mahirap naman sila. Pero bago yon, siyempre magpapaalala mo na si Kuya July sa lahat na hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag natin kalimutan, pakisubscribe na lang, tapos pakipindot yung notification bell button para lagi ho tayong updated sa aking mga video post. Maraming maraming salamat sa inyo. Dalawin niyo po ang kanyang official YouTube channel po, July Paunil. Boss, July Paunil ang ayan yung kanyang YouTube channel. Sana suportahan niyo siya mga kasuber. Yan. Pagkatapos yung papindot yung bell, pindutin niyo po yung all. Ngayon, tuloy na tayo. Ang gagawin natin habang nagta-travel dahil hihahatid ko yung misis ko. Ayan siya oh. So ihatid ko siya sa trabaho. Habang nasa biyahe tayo, ipapasyal ko kayo. Tapos at the same time, magkikwentuhan tayo patungkol nga dito sa subject natin sa ngayon. Okay? So let's go na tayo. Dito tayo manggagaling sa bandang Al-Nasir. Ano? So babiyahe tayo. Tapos sa bandang Salwa tayo dadaan para mas madali. Ano lang ito? Siguro more or less mga 16 minutes lang ito. So ipapasyal ko kayo, no? So nandito na tayo sa ano, sa malapit sa highway. Medyo merong konting traffic. Merong konting traffic. Pero okay lang 'yan. Siguro dito lang 'yan sa may signal. Ngayon, tuloy na tayo. Pag-usapan natin yung patungkol kay Dondon. Alam niyo ho kasi mga katulang mga kalingap, kanina sa live stream ni Kuya Bal Santos Matubang, nabanggit niya ngayon na parang tutulungan na lang din si ano, si Dondon, ihahatid na lang doon sa probinsya nila. Tapos pansamantala sa ngayon, tumutulong-tulong muna kay Kuya Bal Santos Matubang sa mga ginagawa sa bahay nila. Gaya kanina, sabi ni Kuya Bal ay tumutulong-tulong yata doon sa pagpiprepare nung karne yata, dahil alam naman natin magbi-birthday si Kuya Bal. So tumutulong-tulong na muna si Dondon. Andiyan po si Dondon, mga kalingap, nag-aayos, no? Tumulong siya sa pagluto dyan, yung mga pagtantan. Okay na po si Dondon po, mga kalingap. Yung kanyang isip, unti-unti nang na-restore. Kasi, alam nyo na, pagkapalaboy, kulang sa pagkain, no? Kulang sa tulog, lahat. Ngayon po ay inampo natin sa lingap. At andito na po siya ngayon. So ayun mga katugang mga kalingap. Ngayon, doon sa mga hindi nakapanood or kaya walang masyadong alam patungkol kay Dondon, panoorin muna natin yung binanggit ni Kuya Bal Santos Matubang kanina. Ito yon. Si Dondon po, isang taong grasa po for almost 3 years. O kulang-kulang po 4 na taon siyang pag-alagala. No, mula doon sa Escalante, Negros Occidental. Sumakay po ng aeroplano ata, yung sabi, yun ang kwento niya, mayroon nagbitbit sa kanya. Siguro gustong bigyan po ng trabaho, pinangakuhaan po ng trabaho, kaya sumama po sa Metro Manila. Then pagdating po ng Metro Manila, siguro kung ilang buwan, ilang ano, taon, paikot-ikot sa Metro Manila, walang trabaho, no, walang mauuwian. Ano, mahirap po mga kaibigan, ha? Paalala po, babala sa mga nasa probinsya. Huwag magtiwala sa tao na magsasabi na sumama ka at may trabaho sa Metro Manila. Ito mo nangyari kay Dondon po. Ha? Sa loob ng mahigit 3 taon po, paikot-ikot kung saan-saan sa lansangan. Hanggang sumakay po ng van, papunta ng Daet. Meron din pong nagsabi sa kanya. Mayroong, hindi ko alam kung may nagsabi o may nagpasakay sa kanya. Nagarating po ng Daet. At dito sa Daet po, kung ilang buwan paikot-ikot dito. Hanggang isang araw po, nasumpungan po natin siya. No? Actually po,
pang-apat kong encounter na yon yung aking nasabayan siyang nagla-live. Kasi alam niyo po, mga Kalingap, hindi agad-agad na magtiwala yung tao sa atin. First encounter, siyempre magpapakilala ka muna, ito kwento. Pangalawang encounter, pangatlo, pang-apat po, yon doon nagsimula na naamuin niya na ako, namukhaan niya na ako at yung aking boses. Kaya yung tiwala po, unti-unting na-establish. Then, nung nag-live ako nung araw na yon, maraming nakapanood, mga Kalingap, sa live po natin, nakarating po ng Escalante, Negros Occidental. At nung hapon po, tumawag sa akin yung kanyang ina, nanay, itong si Linda. Aha, Angelina o Lina. Then yung kanyang asawa po, kalam kung buhay patay pa. Parang wala na ato yung kanyang asawa, no, ni Lina. Tumawag na sinabi sa atin na ito ay anak niyang matagal nang nawawala. Matagal nang wala, umalis, no? At may sinamahan nga po. Kaya nung gabing iyon, kahit masama ang panahon po, maulan-ulan, inala po namin si Dundon, si Patricio Castro Jr. para dalhin dito, no? Mabuti po at nagpayag naman yung tao. So, andito siya ngayon, mga Kalingap, at nag-transform na. Pinagupitan po natin. Nandiyan po sa ating video po, yung part 2. Ha, panoorin niyo po yung part 2 sa buhay ni Dundon. Nandiyan na. Abangan niyo po yung part 3. Kasi po, pinapataba-taba lang po natin at ibigyan ko ng trabaho dito, no, para umangat yung kanyang buhay. At kung magkaroon siya ng sariling pamilya, mas mabuti. So, sa mga taga Escalante po, sa mag-anak ni Dundon, ha, huwag kayong mag-alala po, andito si Dundon ngayon. Ginagamot pa namin at pinapataba kasi alam niyo na po, sa tagal ng panahon na siya po ay napaniwara, ano, yung palakad-lakad sa lansangan, walang maayos na pagkain, walang tulugan, lahat wala. Walang pamilya, walang kamag-anak, ito na. Kami na po, no, sa mga Lingap ang kanyang pamilya. Ito po sa Daet Camarines Norte. So ayun mga katugang mga Kalingap, along Salwa Road na tayo ngayon. Ito yon. Mabilis lang ang travel natin mga katugang mga Kalingap. Dahil dito wala ng traffic yan. Although sa ngayon, yung dadaanan natin doon sa malapit na ay ibang daanan dahil merong construction na ginagawa. Pero hindi naman ganun katagal. Baka makuha natin ng less than 20 minutes ito. So yun mga katugang mga Kalingap. Alam niyo po, yung pagkakabanggit nga ni Kuya Bal Santos Matubang kanina, si Dondon ay parang ihahatid na lang doon sa Negros. Siguro by next year, January siguro. Balak din po namin next year, pag okay na po lahat, at pwede tayong bumiyahe po dyan, papunta kami ng Negros para dalhin sa inyo si Dondon. At gusto niya, kung gusto niya magpaiwan, siya po ang mag-decide. Kung gusto sumama uli, walang problema sa atin. Ano? So, alamin din po natin kung ano ang ating pwede maitulong sa kanyang pamilya, mga Kalingap. Ano yung ating pwede maitulong sa kanyang pamilya kasi ang sabi sa atin, ito pala ang pamilya ni Dundon, mahirap din po ang kanilang buhay. No? Wala nga po sariling cellphone yung magulang kaya nakikitawag lang sa iba. Alamin po natin yun. So abangan nyo po yan, yung buong kwento po sa buhay ni Dundon. Tapos, binanggit din ni Kuya Bal Santos Matubang na pati yung pamilya tutulungan na lang. Kaya magandang opportunity po yan mga katugang mga Kalingap. Dahil kay Dondon, pati yung pamilya nila madadamay. Kaya yan ang maganda po sa nagagawa ng mga charity vlogger. At bukod pa po doon, sabi ni Kuya Bal Santos Matubang, pati yung tinulungan niya noon, si Roylan, yung isa pang taong grasa. So balak din nilang puntan sa Laguna. So ang ganda po nun mga katugang mga Kalingap. At abangan nyo rin po yung aming magpunta po ng Metro Manila para bisitahin po natin itong pamilya po ni Christian. Ngayon isa rin pong palaboy, taong naging taong grasa, at ngayon po ay nandun na po sa Caloocan.
umuwi na po sa kanyang pamilya. Sinundo dito ng magulang, kapatid, yung nanay at saka kapatid sinundo dito, si Christian. Punta niyo po na po sa Caloocan niya, mga Kalinga, ngayong ano, maka-December. Then, si Roylan po na taga Binyan, Laguna. Oho, abangan niyo rin po yan at balak naming pasyalan at daanan itong si Roylan. Kumustahin po natin yung kanilang kalagayan. So salamat po mga Kalingap sapagkat malaki po ang naitutulong ng charity vlogger sa buhay ng mga tao na atin pong natulungan. Nawa, alupang dumami po ang mga charity sa buong Pilipinas, no, para abutin at tulungan po natin yung mga dapat nating tulungan. So ayun mga tuga mga Kalingap, siguro, bukod po siguro sa kanila, mas maganda kung mapuntahan pa din yung ibang mga nag-viral kay Kuya Balasantos Matubang noon. Dahil marami siyang tinulungan noon, wala pa siyang YouTube. Pero wala na tayong balita sa ngayon. Kung sakasakali sigurong mababalikan yun o kaya mapapasyalan, at least magkaroon tayo ng update. Maganda po siguro yun mga katugang mga Kalingap. So ayun po, malapit na tayo. Liliko na tayo dito sa isang diversion dahil dun sa isa, may construction. Mas mabilis po ang biyahe dito. So ayun po mga katugang mga Kalingap, dito tayo. Salamat nga pala dun sa mga nag-a-advise na huwag daw magbablog kapag nagda-drive. Maraming salamat sa inyo. Although tayo naman, bagamat nagda-drive, sinisikap naman natin na medyo safe. Hindi naman dito masyadong git-gitan mga katugang mga Kalingap. Kaya ang masasabi ko lang, salamat sa inyong mga advice mga katugang mga Kalingap. So ayun, ngayon pakita ko ulit sa inyo itong dadaanan natin. So ayun mga katugang mga Kalingap, sa totoo lang po, malaking tulong talaga yung mga charity vlogger, lalo na sa team ni Kuya Balasantos Matubang, dahil ang dami nila. Marami siyang tinuturuan, mga trinitrain, para matuto na kung paano tumulong ng bukal sa puso. Para kung sakasakaling pupunta na sila sa kanilang mga probinsya, alam na nila yung kanilang mga gagawin. Ano po? So maraming salamat sa lahat ng mga charity vloggers dyan. Lalo na ngayon dyan sa may diet, dahil marami daw pupunta. Dahil nga mag-birthday si Kuya Balasantos Matubang. At dahil dyan, abangan natin yung susunod kong vlog. Alamin natin ano naman kayong magiging gift ng grupo ni Kuya July, yung Koos, Kalingap OFW Organic Sponsors. Doon natin babanggitin yun mga katugang mga Kalingap. Yung part 1, part 2, nandiyan na po, naka-upload sa ating Balasantos Matubang. Pwede niyo pong panoodin yon. So ayun mga katugang mga Kalingap, siguro pansamantala magpapaalam muna tayo. Pero bago tayo tuloy magtapos, syempre hindi mawawala yung shout out. Tapos baka meron pa ditong hindi naka-subscribe kay Kuya Balasantos Matubang, kay Ate Edna, kay Kalinga Prab at saka kay Japper Sniper. Huwag natin kalimutang i-subscribe. Maraming salamat sa inyo. Itong mga kalsada na ito mga katungan mga Kalingap, temporary ito. Dahil may mga construction na ginagawa. So ayan, yung nakakanaw natin na yun, yan yung Kalipa Stadium at saka yung Torch Tower. Natutumbok natin na yan, yan yung Aspire Dome. Tapos yan naman, Torch Hotel. Yan. Tapos yung bandang Kalipa, medyo tago. So yan. So yan mga katuga mga Kalingap. Yan po yung Aspire Dome. Nakakita natin na yan. Muli, ito si Kuya July, yung katugang. Kasama ang aking may bahay. Dapat sa mata na nagpapaalam muna. Kita-kita lang ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye! So, babiyahe tayo. So, siguro doon...